Alright, magandang araw po sa ating lahat mga kababayan po natin. Isang abogado ng umano'y gunman ni Congressman Arne Teves ay nag-isa sa pagdinig sa Senado kasi ito mga kababayan po natin ay bilang proxy lamang kasi ang original na abogado nitong si Police Staff Sergeant Alabata ay malaking firm umano, baga big time. Kaso hindi nila sinamahan itong kanilang kliyente at ginawa nila ay nag-hire sila ng kanilang proxy. So ito ngayon yung nagharap na si Maria Victoria Sevilla. Ngunit ang problema ay hindi niya pinag-aralan o hindi niya alam itong kaso ng kanyang na-represent ng kanyang kliyente. Sinamahan niya lang kumbaga para magbigay lang siya ng advice at alalayan sa mga decision. Kaya nga naman nag-isa ng mga senador dahil bakit mo umano na-represent itong iyong kliyente, eh wala kang alam sa kanyang tunay na kaso. Lalo na ang kanyang kaso ay attempted murder nga, mga kababayan po natin. Mr. Chair, to be candid, Your Honor, Mr. Chair, it is Attorney Kaiser Cordero who is supposed to attend. Please, yeah. Mr. Chair, it is Attorney Kaiser Cordero who is supposed to attend in today's Senate hearing. However, Kaiser Cordero. Kaiser Cordero. Taga saan? He is now in Iloilo. As to Iloilo. Yes, Mr. Chair. So he just called me this morning to attend in today's hearing to assist Mr. Noel. So I'm not the I'm just assisting him for today, but his lawyer is Attorney Kaiser Cordero who is now in Iloilo as mentioned a while ago. What law firm, Mr. Chair? What law firm? Kaiser Cordero Law Firm. Kaiser Cordero Law Firm. Attorney Kaiser Cordero. Kaiser Cordero Law Firm, Your Honor, Senator Grace. Thank you for the clarification. Kumari ko si Senator Grace. Sabi niya, hindi basta-basta pipitsugin na abogado itong nakuha ni Alabata. At pinag-google ko sa staff ko yung law firm. Nakalagay sandali lang. Merong isang ehersito na associate. Sino yung abogadong ehersito? Pwede matanong yung abogada ni ano ni Alabata. Senator, so the law firm of Cordero, Ejercito, and Associates. Sino, pwede malaman sino yung Ejercito na abogado na associate din nyo? Senator Estrada, to be honest, I do not have any idea who is the said associate lawyer because I'm not part of the said law firm. I was just asked by Attorney Cordero to attend in today's Senate hearing, but I'm not part of the said law firm. So you are not connected with the law firm of Cordero, Ejercito and Associates? No, Senator. All right. Kasi, Mr. Chair, parang pati yung law firm gusto ng deniability, di ba? Di ba normally pag may kaso ka, papadala mo yung associate mo, kahit na yung pinaka-junior. So siguro naman, hindi maliit yung law firm na yan na wala na silang mapadalang iba. So bakit kaya? Are they distancing themselves? I mean, clearly, the representative now is not even aware of their composition. Yun nga. Paano ba, ma'am? Ano ba bang nangyari? Bakit hindi galing sa law firm nila pinadala? Mr. Chair, I do not have any idea as to the reason of Attorney Cordero. Okay. Again, he just called me this morning. Okay, do you belong to any law firm, attorney? Senator? Do you belong to any other law firm? Senator, I am working for a financing company, Senator. So how did you know Attorney Cordero? Your Honor, he's my former classmate in UST Law. Bakit hindi siya pumili ng associate niya dun sa kanyang law firm? Bakit kayo ang pinili, attorney? Senator Estrada, I do not have any idea as to the reason of Attorney Cordero. Oh, do you know the background of the case? Did he brief you? Your Honor, I talked to the client. Actually, he asked me to attend in today's Senate hearing because he is attending hearing in Iloilo. So we do not have any time to discuss the case.
Senator. So you went there just to represent your client, si Alabata, without knowing, fully aware of the case that you are handling. Am I correct? Your Honor, no, Your Honor. As this Senate hearing is fully recorded and it is available online, Your Honor, Senator. No, no, no. To be honest, malayo. Attorney, malayo po yung sinasagot niyo sa akin. Yes, Senator. Alam mo ba ang kaso na hinahandle mo dyan? Nire-represent mo yung kliyente mo. Alam mo ba yung mga kaso niya? Yes po, yes po. Before you entered, before you accepted to be the legal counsel of your client, are you well aware? Yes, Senator, I have an idea of the case, but for the record, Your Honor, I'm just assisting the client for today's Senate hearing, and I will not represent him throughout the proceedings, Senator. That is my question, Attorney. Are you fully aware of all the cases against your client? Of and all who the briefed case? You about who briefed you with regard to the cases of your client? Did anyone Your... brief you? Did the representative of the Cordero Ejército Associate law firm brief you about it? No, Senator. Attorney Cordero just asked me to meet the client today, Senator. Without any, he asked you to represent your client. Am I correct? Without any knowledge of the case. Am I Senator, correct? Senator, just to assist your Senator in today's Senate hearing. Oo nga, ay asistihan mo nga yung kliyente mo kung magtanong yung mga senador, ikaw rin ang, kung di alam mo sasagutin ng kliyente mo, ikaw rin ang mag-feed. Correct? Eh kung wala kang alam doon sa kaso, ano i-feed mo? Yes, Senator. Ano yung advice mo? Yes, Senator. But as a lawyer, Your Honor, Senator, the goal is to disclose the truth. So correct. Our goal here is correct. To disclose the truth. To disclose the truth. But if you do not have any knowledge of the case, how can you disclose the truth? Your Honor, as I advise my client, he should answer based on the recollection of his thoughts. I did not advise him to tell a lie or whatever. I just advise him to state the truth, Senator. Yes, we are really ferreting out the truth here. Yes, ang Senator. Tanong ko lang po sa inyo, Attorney, kapag hindi po alam sagutin ng kliyente mo at humingi ng legal advice sa inyo at wala ka naman alam dito sa kaso niya, paano mo siya tutulungan na mabigyan ng legal advice? Ganyan lang po kasimple yung tanong ko po. Opo, Senator. Ang payo ko po sa aking kliyente ay sagutin kung ano lamang po ang kanyang naaalala. But dahil po, as mentioned by my client a while ago, nagkatamo po siya ng head injury. So, ang payo ko po sa kanya ay sagutin kung ano po ang naaalala niyang katotohanan. At kung hindi po niya talaga maalala kung ano man at kung hindi po niya naaalala, ay sabihin po niya dito po sa Senate hearing. Alam mo, Attorney, before you accepted to be the legal counsel of your client, you should have been equipped, no? You should have a full knowledge about the circumstances surrounding the issues against your client. Hindi naman basta-basta papasok ka na lang sa isang gera na wala kang armas. Hindi naman pwede yun. I understand your point, Senator Estrada, but as a lawyer, my goal here is to contribute, I mean, to disclose as to the truth of the matter, certainly, Senator Estrada. Lahat tayo rito, lahat ng aking mga kapwa senador, lalo-lalo na si Senator Bato, lahat kami rito, we want the truth to come out. Yes, Senator. Ngayon, simple-simple lang yung tanong ko sa iyo, Attorney. Bakit mo tinanggap ang pagiging counsel ni Alabata na wala ka naman alam sa kaso? And you were not even associated with that law firm. Inutusan ka lang ni Attorney Cordero na i-represent na wala ka naman alam sa mga nangyayari sa kaso. Yes, Senator, if I may answer, Your Honor. Senator, I decided to assist the client, Senator, just to give him his basic, I mean, to inform
to inform him of his basic rights and to answer based on the recollection of, based on the truth. So that is the sole purpose, Senator Estrada. Okay, okay, attorney. Gaano mo na katagal kakilala si Alabata? I just met him today, Senator Estrada. Ngayon lang? Ngayon lang po. Ngayon mo lang siya nakilala? Ngayon mo? Ngayon lang po. Again, as I mentioned, Attorney Cordero just called me this morning to attend in today's Senate hearing. So, wala bang kinuwento sa'yo si Alabata, si Sergeant Alabata, kung anong history ng kaso niya? Senator, I had the opportunity to confer with the client this morning, and I asked him what is his version of the case, and so he is now answering based on his recollection, Senator. Before you entered the session hall, didn't you review the cases against him? Senator, I do not have any records of the case. As a matter of fact, I'm on leave from the financing company where I'm connected with. I was just asked by Attorney Cordero to attend in today's Senate hearing, and it just so happened that I'm just nearby. Senator Estrada. Mawalang galang na po, Attorney. Saan po kayo naglo? Sa USD po. USD. Kailan po kayo nakapasa sa bar? 2016 bar exam. Senator Estrada. So, 7 years ka na. Are you a litigation lawyer? Yes, Senator. How many cases have you handled? I do not have exact figure, Senator Estrada. May amnesia ka rin, katulad ni Alabata, ha? No, Senator. I do not have the exact figures. What cases do you handle? Criminal? Criminal. Corporate? Criminal cases, civil cases, Senator. Labor cases, Senator. So, this is not the first time that you will handle a criminal case? Yes, Senator. You're familiar with the criminal law? Yes, Senator. But I'm now exposed to civil cases because I'm now connected with a financing company, Senator Estrada. All right, Mr. Chair. Naubusan akong tanong dito. Hindi naman po masasagot ng abogado. At yun nga mga kababayan, ano, bugbog sarado sa tanong itong abogado ng pulis na umano'y gunman ni Congressman Arnie Teves. At sa huli, ay si Senator Estrada pa rin ang sumuko dahil ang kanyang mga katanungan ay hindi talaga masagot kasi nanindigan yung abogado sa kanyang stand na hindi niya talaga kilala itong kanyang kliyente. At nirepresent niya lang bilang magbibigay lang umano ng kanyang legal advice at sasabihin lang umano yung pawang katotohanan. Pero ang kanyang kliyente ay pawang kasinungalingan. Sinasabi at hindi nga sinasagot ang mga katanungan at panay sinasabi lang na wala talaga siyang maalala. Kaya nga wala na, na sight and contempt ni Senator Estrada at ikunulong na nga itong Senado dahil sa kanyang kasinungalingan tungkol sa kanyang nagpalpak na pagpaslang sa dalawang negosyante na umano'y utos ni Congressman Arnie Teves. At yan po yung ating update, mga kababayan. This is Kababayan Barrel PH. Paalam.